Nandito ba kayo sa video na to kasi bumili rin kayo ng bagong action cam katulad ng DJI Action 4 o siguro GoPro, o baka nagpalit kayo galing GoPro papunta ng DJI katulad ko. Tapos siguro naghahanap din kayo ng settings kung ano yung maganda at saka kung ano yung pang all around na hindi na kayo masyado magbabago, hindi na rin kayo gagamit ng ND filter pero lagi maganda ang kuha nyo. So tara, samaan nyo ako paglaruan yung settings, may mga susubukan tayo. Pero bago pala ang lahat, gusto ko lang sabihin na pasensya na agad. Sorry na agad kung medyo maguli yung magiging setup ng video at saka nung mic. Kasi nga, unang beses lang natin gagamitin yung DJI Action 4 at saka yung mic 2 na ginagamit natin para wireless connected dito sa camera. So hindi ko alam kung parang sumisigaw ba ako sa mic ngayon o sakto lang o masyadong mahina. Nako, kakakita ko lang, nagre-red line yung ano, yung mic. Kasi kapag nagre-red line daw yung mic, ano bang tawag nila, parang nagpipik o parang umiingay ata. Eh sumisigaw pa ako kanina, so siguro adjust natin. Try ko nga hindi muna sumigaw, na-excite lang ako. Ngayon lang ulit nakalabas eh. Anyway, meron tayong tatlong profile na susubukan para sa umaga. So una, gusto ko sana makita kung ano ba itsura ng settings na auto. Kapag sinabi kong auto, yun talagang pinaka-default. Hindi naka-on yung pro settings doon sa camera. So talagang wala tayong gagalawin, walang adjustment ng shutter speed, walang kahit ano. Default lang on default, ganun na ganun tuyo-tuyo. So tingnan natin kung ano yung maganda. So yun yung una, tapos yung dalawa, yun yung C1 at saka C2 kasi yun yung tawag dito sa DJI. Custom 1 at saka custom 2 ata ang ibig sabihin. Yung custom 1, yun yung settings ko dati sa GoPro na merong kasama ang color grading or normal yung colors dun sa camera. So wala ka na masyadong babaguhin. Tapos yung custom 2, yung C2, doon ko naman susubukan yung D-Log M. Kasi kapag nagsa-search ako, lagi sinasabi na okay yung D-Log M, bla 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 D-Log M. So gusto ko na makita kung ano ba talagang meron doon. Pero expect din natin na magiging grayish o patay ang kulay kapag yun yung ginamit natin. Tapos tayo na lang daw yung maglalagay ng filter. Actually yun yung gamit natin ngayon kasi tingin ko yun yung pinaka-safe. So babalik-balikan na lang natin. Kaya tara, subukan muna natin. Ah, yung mic pa pala. Yung mic ngayon ay naka... Ano ba ang gain nito? Yung gain lang naman ang binabago dito eh. Ginawa ko atang negative 6. So mag-lay-by muna tayo. Tapos i-adjust lang natin. Tsaka natin isa-isahin. For today, ang plano natin ay pumunta ng Pampanga kasi meron tayong kukunin na bike rental. And at the same time, subukan na rin natin itong bagong bili natin na DJI Action 4 plus mic 2 na transmitter lang. Wala nang receiver, diretso lang, bluetooth lang. Okay. Thank you. Nabati pa tayo. Unahin na natin itong C2 kasi ito na yung settings natin ngayon eh. So mag free run lang muna tayo. Tingnan natin kung maganda. Pati na rin yung angle ng helmet kasi kaka mount ko lang na to. Lang tayo ng spot kung saan tayo pwede tumigil saglit. Tapos palitan na natin ng C1. Okay, so ngayon ang gamit na natin ay ang auto. So ito na yung second profile na susubukan natin. Ang auto, naka-off ang pro mode or yung mga pro settings. So wala tayong pwede galawin kung hindi talagang click and shoot lang. Tapos yung gain natin, zero natin. So siguro saglit lang natin itatry ito kasi alam ko itong gain zero. Rinig na yung kapitbahay eh. Tapos yung auto naman, I'm not sure kung reliable ba tamang term kung maaasahan natin itong auto na to. Pero sabi kasi sa kapag gabi daw, parang ito lang yung settings mo, sapat na. Pero sa dulo na natin i-insert yung mga night shots natin. So ngayon mag-focus muna tayo sa day. Tapos tingnan natin kung sa auto pa lang,
Sa default settings pa lang, wala pa tayong ginagalaw, maganda na talaga tong camera na to. Again, sorry na agad kung sobrang ingay. Pero sa totoo lang, itong helmet natin ngayon, pasok na pasok yung itong ano, session natin paglabas natin ng exit kanina. Ang lakas ng hangin. So hindi ako magtataka kung lalong na-pick up ng microphone natin yung mga hangin na yon. By the way, wala tayong ginagamit na ND filter. Mas ano ko dun sa story ng vlog, yun talaga yung iniisip ko, yung pag-capture ng lahat, hindi yung laging cinematic. Parang bihirang-bihira ako lang kasi gusto gawin yung cinematic video, kaya hindi ako bumibili ng ND filter. Bago tayo lumabas, ang profile na gamit natin ngayon ay ang C1. Para tayong umorder sa Jollibee ah. Pero ito yung ine-expect kong pinaka ano talaga. Hindi ko pa nasusubukan yung camera, ito yung ine-expect kong magiging default or all-around settings natin. Kasi ito yung naging okay sa akin sa GoPro nung yun yung gamit ko. Unahin ko na yung microphone. Ito yung nakikita ko madalas, para negative 3 yung gain. Pero ewan, parang nakikita ko nagpipik talaga, nagre-redline talaga yung mic eh. So sana maayos, maayos yung mic natin. And for the video naman, maganda kasi yung color nito for me nung ito yung gamit ko dati. Sa settings na to, kung tama talaga na ito pa rin yung okay, magagamit nyo to sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, syempre dito sa Pilipinas, sobrang araw. So sa mga panahon na maliliwanag, okay to. Minsan makulimlim, kanina akala ko uulan. So okay to. Pero again, ito nasubukan ko sa GoPro ah. So tingnan natin kung okay pa rin siya. And kung okay nga, ayun nga, magagamit natin siya sa kahit anong weather condition. Sobrang liwanag, medyo madilim. Kahit nga indoor, kapag pumapasok ako ng mga shop, okay pa rin siya. Okay, last talking, tapos tingnan natin yung exhaust, yung pickup ng wind noise, tsaka yung pinaka video. Ride muna tayo. Pero tigil muna tayo, gusto ko sana i-review muna yung footage kahit saglit lang. Mamaya sobrang sabog pala, masayang yung ride natin, di ba? So ulitin ko lang, kung nandito kayo sa video na to kasi kakabili nyo lang ng action camera, specifically DJI Action 4 katulad ng binili natin, tapos bumili rin kayo ng transmitter mic 2 kasi inyo na uuso ngayon, nadediretso na yung microphone mo wireless dito sa camera, nasa tamang video kayo kasi susubukan natin hanapin ang sweet spot na video setting na magagamit nyo sa lahat ng weather conditions, lalo na dito sa Pilipinas kung saan mas madalas maaraw, minsan bigla na lang kukulimlim kasi parang uulan. Tapos pwede rin yung morning ride kung saan minsan patirik pa lang yung araw, medyo madilim pa, pero hindi mo na kailangan i-adjust yung settings mo. So tara, hanapin natin ang sweet spot o ang all around settings para dito sa ating DJI Action 4. Okay, so tara, review muna tayo ng footage. Konti, inom lang ako ng kape, tapos biyaya ulit tayo maya-maya. Okay, so nag-review na ako ng footage. Gusto ko lang mag-sorry agad kasi sabog na sabog pala. Lalo na yung gamit natin, yung zero gain at saka negative 3. Ang pinaka-okay na is yung una natin, which is negative 6. Pero madami, parang kaya pa eh. Tingin ko itry natin yung negative 7. So from this point hanggang mamaya makuha natin yung i-rent na motor, gagamitin na natin ay negative 7 kasi tingin ko yun yung pinaka okay. At least nakikita nyo na, tsaka alam nyo na na kapag negative 3 hindi pa pala sapat. Akala ko kasi okay na. So yun lang naman. Tapos speaking of DJI Mic 2 na transmitter, microphone, hindi ko nakita na ito yung magiging issue ko. Diba maliit na to tas wireless na. So parang syempre masaya tayo na ganito na yung mic natin. Pero nung nilalagay ko na siya sa helmet,
At tingin ko naman, assuming na yung helmet natin sa ating lahat ng mga nanonood ay fit na, wala na masyadong space para dito. Kahit mukha siyang maliit, na feel ko na sobrang laki pala niya compared dun sa mga foam lang na ginagamit natin kapag lapel mic yung gamit natin. So pakita ko sa inyo kapag pinasok sa loob. Ayan, meron akong washer na bakal, tinape ko lang para dumikit na yung magnet ng DJI. So kung gusto ko siya gamitin, ganito lang. So nandito na yung muso ko, baba ko, lahat-lahat, ilong. Tumatama siya or parang sobrang sakto na lang. Maluwag pa tong helmet na to. Nung trinay ko sa Showy, wala na talagang space. So hindi ko alam kung paano gagawin ko doon. Baka isabit ko na nga lang sa labas eh, yung parang nakaganto. Basta metallic kasi dito banda yung Showy. So yun lang, gusto ko lang kayo warningan kasi ako hindi ko nakita na magiging issue yun. Ang laki pala nito. Pero wala, nandito na. Tsaka na lang natin solusyonan. So gusto ko lang i-share para doon sa mga bibili pa lang, pinawarningan ko na kayo. So isa pa bago tayo bumalik sa pagra-ride. Kanina may binanggit ako about doon sa front screen na hindi gumagana kapag may specific setting itong Action 4 na medyo weird. Ayaw gumana nung preview kapag naka 4K 60 ka and siguro above, tapos naka normal color ka, hindi ka naka D-Log M. At nagmamatter siya for me, tsaka tingin ko sa inyo rin na mga gusto mag-vlog. Kasi kanina pa ako hirap na hirap dito, di ba? Parang, for example, ito, pinapakita ko yung helmet ko. Gusto ko na nakikita ko yung sarili ko dito sa maliit na screen na preview. Pero kapag tinutok ko na dito sa camera, gusto ko din na nakikita yung preview. Pero since hindi supported ng dual screen yung preview nga, kapag naka normal color ka, ang weird na yun yung nagiging rason. So tinatouch ko pa yung screen dito sa likod, tapos ina-unlock ko para makita ko na. So ayan, nakikita ko na kung ano yung tinuturo ko dito sa camera. Kita ko na dun sa screen preview. Pero kapag hinarap ko ulit ng ganito, kulay itim na naman to, itatouch ko na naman siya ng ganon. Anyway, gusto ko lang i-share since pare-parehas tayo, sabay-sabay tayo natututo dito sa DJI. So mag-pack up lang ako, gear up, tapos ride na ulit tayo. So bago tayo umalis, pakita ko lang ulit yung importance ng front screen at saka back screen na available. So nakikita ko na connected na yung mic natin at saka nakakakuha siya ng audio kasi meron siyang green bar. Yun. So again, ang D-Log M ay magpapakita ng mas grayish na video color to allow us na tayo na lang ang maglagay ng kanya-kanyang grading kung anong trip nyo. Kumbaga, filter ba? Parang ganun. Time check, 9:40 AM, distance natin 42 kilometers bago mag-exit ng Clark. Iniantay na tayo ng may-ari nung ano. Hihiramin natin ang motor. Tapos yung mic natin, in-adjust ko na negative 7 na yung gain. Kasi yung negative 6 kanina, yun yung pinaka-okay. Tapos parang kaya pa sagarin eh. So binaba ko lang ng isa muna. So hopefully mas okay na. Pause, pasensya na ulit kung sobrang sabog ng audio natin kanina kasi nagte-test tayo eh. Test. Or kapag nakadikit ng sobra yung mic, may paniniwala kasi ako na mas napipick up or parang sobrang tutukan nung anak ka ng toko. Anyway, for me, parang mas napipick up kapag nararamdaman nung microphone mismo yung vibration ng bibig natin. So baka mas sumasabog yung audio. Kaya parang naiilang ako sa gantong setup. Dun sa mga nanonood na iniisip bumili ng DJI Action 4 o meron na, kakabili nyo lang, kakaswitch nyo from GoPro, please comment down below kung bakit kayo napunta dito sa camera na to. Kasi ako, ang one word na sagot ko dyan, convenience. Napakadali gamitin itong DJI 4. Walang wala yung GoPro. So, interested din ako malaman kung anong rason nyo, kung bakit kayo napunta sa camera na to. Anyway, ano ba ang D-Log M? So, basically, ang D-Log M, magre-record pa rin naman yung camera ng high quality, pero hindi niya a-applyan ng default or automatic na color grading. So parang sobrang raw ng video na ibibigay niya sa inyo.
Tapos makikita nyo katulad nito, parang ang gray ng lahat, hindi matingkad yung kulay. So dahil dyan, parang mas nare-record niya yung madidilim na lugar. Hindi siya yung diretso itim lang na parang kulimlim lang agad, compared kapag naka normal color ka. So nakukuha mo yung details, hindi lang yung parang anino agad. So yun yung first pro. Pangalawang kagandahan kapag naka D-Log M ka, yung freedom mo mag-apply ng color grading or ng filter na kung gusto nyo, yung matitingkad yung kulay ng puno, color green katulad nito, or pwede rin naman yung mga nauuso na parang pangkasalan, medyo madilim na type katulad nito. Ako kasi tamad ako eh, so hindi na ako magtataka kung mauwi ako dun sa naka normal at hindi na ako gumamit ng D-Log. Gusto ko kasi right off the bat, kung ano yung makakopy ko from this camera, yun na agad yung gagamitin ko. Pero yun nga, kung naka normal color tayo, may issue ang DJI ngayon na hindi siya nagpapakita ng preview sa harap, which is also important para sa akin. So ewan, tingnan na lang natin. So gusto ko na siya ibalik dito sa C1. Ayokong mahassle kapag nag-e-edit na ako ng vlog tapos a-applyan ko pa ng color lahat. Ganun ako katamad. Ayan, nawala yung preview niya ulit sa harap. So ngayon kailangan ko pa siya i-touch tapos unlock para lang ma-confirm ko yung green bar. By the way, ito pala yung best setting na may re-recommend ko sa inyo, at ito yung matatawag kong all around setting. Tapos ang best part nyan, wala na kayong gagalawin, hindi na kayo magko-color grading, hindi nyo kailangan ng ND filter. Yun naman yung point ng video na to eh, diba? Yung makita natin yung best motovlog setting for DJI Osmo Action 4. Let's go! Pwede na natin i-end yung video dito, no? Sa mga nanood, salamat sa inyong lahat. At sa mga nag-aabang ng vlog natin, kahit medyo matagal na yung upload, huling upload natin. Thank you everyone, ride safe! Peace! Sorry, sumigaw na naman ako. Parang malakas na naman ata yung mic.